Hello guys, welcome to my channel, Mommy Banks. So bali, itong video na to ay pag-uusapan natin is about paano nga ba ikasal sa civil wedding or ano-ano ang mga requirements or magkano kaya ang babayaran pag kinasal sa civil wedding. So guys, kasi maraming mga kaibigan ko nagtatanong at syempre marami pang mga walang ideas kung paano or ano-anong mga requirements ang kailangan para sa civil wedding. So, ayun guys, nung last year, kinasal ako sa civil wedding. So, ang mga requirements na kailangan nila ay, pag-usapan muna natin yung mga requirements. Una-una, so, bali kasi ako, foreigner kasi yung partner ko. So, pag-usapan muna yung sa akin. Una-una, yung hiningi, ang requirements ay yung birth certificate. After ng birth certificate, kumuha din ako ng sinumar, tsaka yung sidula, tsaka kumuha na rin ako ng NBI kahit kailangan din kasi ng NBI. So, bali yun. Birth certificate, sidula, sinumar. Tsaka, kinunan ko na din yung asawa ko ng sinumar sa Pinas kasi malalaman doon kung marriage ba siya or ikinaksal na siya sa Pinas or hindi pa. So, bali kinunan ko na rin siya doon. So, bali sa partner ko, dahil nga foreigner siya, so kailangan niya ng legal capacity na to marry. So pagdating niya ng Pinas, ang ginawa namin, pumunta agad kami sa embassy niya doon sa Makati para magkuha ng legal capacity. So nakuha naman namin agad-agad kasi nagpa-appointment na siya before siya umuwi ng Pinas. So, ayun nga, nagdala din siya ng birth certificate. So, ang birth certificate niya ay naka-translate sa English kasi hindi sila English eh. Kailangan may translation. So, ayun, naka-translate na yung birth certificate niya. Tapos, may legal capacity na rin siya. Tapos, ano pa ba yun? Yung sa akin din, kailangan ko rin siya ng barangay clearance. So, kung saan ako naka-address, nakatira, kailangan ko rin siya. So, bali, nung pagdating ng asawa ko doon sa Pinas, in day one, yun nga, pumunta agad kami sa embassy, tapos pumunta din kami ng city hall agad-agad. So, doon sa City Hall, kasi kailangan namin ng appointment ng or mag-apply na ng marriage license. Kailangan kasi kumpleto muna sa requirements before makapag-apply ng marriage license. Tapos, yung marriage license na yun, 14 days siya bago ma-aprubahan. In 14 days na yun, saka pa lang makapag-set ng kasal in 14 days na yun. Kaya ang ginawa namin, kailangan din pala ng 2x2 picture tsaka 1x1 picture na yun. Mga apat ata yun. Apat-apat. So, yun. Yun yung ginawa namin. So, in day 1, nagpunta na agad kami sa City Hall. Ayos na, dala-dala na yung lahat ng requirements namin. Kumpletong requirements, tapos edi nagpaayos na kami doon ng marriage, nag-apply na kami ng marriage license. Tapos hindi na namin kailangan ng seminar kasi daw kami na sa right age na daw kami, hindi na namin kailangan ng seminar na yon. So ang ginawa namin kasi 14 days pa yung marriage license bago kami makasal. So, nagpunta muna kami sa probinsya ko, nagbakasyon muna kami doon.
So, after noon, ang 14 days, bumalik kami ng Maynila. Ayun, approved na nga yung ano, yung marriage license namin. Pwede na kaming makasal. So, kinaumagahan, nagpa-set agad kami ng appointment kasi nagra-rush yung asawa ko kasi gusto niya makasabay ako sa kanya pagpunta sa bansa niya. Pero ang nangyari, kasi kailangan ko muna ng marriage certificate bago ako maka-apply ng visa as family sa Schengen visa sa Europe. So, ayun nga, idiikinasal agad kami kinabukasan nun after na ma-approve yung marriage license namin. Kasi mag-i-election nun, kaya yung nagkasal sa amin ay ano lang, pastor, kasi hindi mayor, kasi super busy yung mayor that time. So, yung pastor yung nagkasal sa amin. So, bali, ang binayaran namin sa pastor ay mga 4,500, yung kay pastor lang yun siya. At nangingi pa kasi siya ng another donation, ewan ko kung saan yun, basta nangingi pa siya. Basta yung binayaran lang namin sa ano, mga sa 4,500, yung sa kanya lang. Kasi foreigner daw yung ano, kaya ganun. Pero pag hindi naman foreigner yung partner mo, pag Pilipino, ganun din yung requirements nun na kailangan. Birth certificate, sinumar, sidula, barangay clearance, tsaka NBI. Yun din yung mga kailangan na yun. Kapag Pilipino lang. Kapag Pilipino din naman, narinig ko sa kaibigan ko parang mga 500 lang ata or 1,000 yung babayaran nila sa mayor pag ganun. Iwan ko lang pag sa pastor kung magkano yung babayaran nila. Pero narinig ko kasi sa kaibigan ko, ay sabi kasi ng kaibigan ko mga ganun lang, 500 to 1,000 yata yung gastos nila. So, sobrang tipid talaga pag sa civil wedding kayo. Kasi imbis gagamitin nyo sa bongga-bongga yung pera, gagamitin nyo na lang sa bakasyon nyo, sa honeymoon nyo. So, ayun. Tapos, after namin ng kasal, yung kainan namin sa Chowking na din para super tipid din, di ba? Sulit na sulit sa tipid. So, ayun. Then, after nga ng kasal namin, nag-vacation kami, tapos, ayun, yun, after 2 weeks, nakuha ko na agad yung mga 2 weeks or 3 weeks. I think, 2 weeks lang nakuha ko na agad yung marriage certificate namin. Pero, nakaalis na yung asawa ko kasi kailangan niya nang bumalik sa bansa niya. At naiwan na lang ako doon. Mga 2 weeks, kasi 1 month lang yung vacation niya eh. Then, mga 2 weeks, nakuha ko na yung marriage contract namin kasi naka-rush siya eh. Mas mahal din yung binayaran pag naka-rush yung ano, yung marriage certificate na yun. So, kailangan ko kasi yun sa pag-apply ng visa. So, bali, nag-apply ako ng visa puntang Europe, mga ano lang siya. Wala pang 2 weeks, na-aprobahan na agad ako eh. Tapos, nakapag-flight na agad ako. So, ayun lang. Sobrang dali lang talaga pag sa civil wedding. Yun lang mga kailangan niya. Tsaka, hindi pa masyadong magastos. So, sa mga nagtatanong dyan, sa mga kaibigan ko, especially, kung nagtatanong mga proseso, tsaka kung ano-anong mga requirements. So, ayun lang po yung mga requirements. Sobrang madali lang siya. Medyo mahirap lang din pag foreigner, pero pag Pilipino din yung asawa mo, sobrang dali lang. Tsaka super tipid. So, sana po yung video na to ay nakabigay sa inyo ng mga ideas. So, salamat po. Thank you for watching my video.
And please like and subscribe.